ganda lang, pero walang laman yung utak. Hi, Boss D! Hi, Boss D! Hi, Diva! Boss D, kung sino ka man. Just say hi! Ayaw magtanga-tangahan dito. Marami ka bang fans? Marami kang supporters? D, Boss D, sino ba yung Boss D na yan? Jaran-jaran po ito. Hi! Morning! Hi, Boss D! Hi, Boss D! Hi, Diva! Baba! Just say hi! Hi, Orchis! Hi, Diva! Hi, Ma'am Bea! Good morning! Hi, Sol! Ay, si Pulti! Ay, si Ma'am Odie! Ikaw galing! Ano si Odie? Ma'am Odie! Hi, Nunag! Mga volleyball player na akala mo naman kung sino. Bakit kayo ganyan? Sino ba yung coach niyan? Coach, ano ba yung mga bata mo? Bakit ganyan? Kulang yata sa training eh. O ikaw ganyan ka rin. Nakakainis kasi na ganyan yung asta ninyo. Na nakakainis eh, sakit sa mata eh. Anong mararamdaman na magulang ninyo ngayon na ganyan kayo? Kasi hindi nyo naiintindihan ha, paliwanag ko ha, bakit ako naiinis ha. Kasi ang tagumpay kasi, ang success kasi natin, kapag nakakarating ka ng isang level ng buhay mo, may kaakibat po yan na responsibilidad. Ang pagiging sikat po, ang pagkakaroon ng tagumpay sa buhay ay isang responsibilidad. Kailangan yung baguhin yung sarili nyo para ma-maintain nyo or para maging karapat dapat kayo sa success na natatamasa ninyo. Kasi ang daming tao na gustong gusto yung posisyon nyo ngayon na hirap na hirap sila na hindi nila makuha. Samantalang kayo na porket nandyan kayo, eh yung ugali nyo pa rin, hindi nyo mabago. Hindi kasi excuse na talo kayo, malungkot kayo, or may pinagdaraanan kayo sa buhay, tapos manggaganon na lang kayo ng isang fan or yung mga taong nag-aantay sa inyo. Diba? Hindi kasi excuse na talo kayo or kung anong problema nyo sa buhay ninyo. E paano sabihin ko sa inyo na yung taong nag-high sa inyo na hindi nyo pinansin, paano pag may pinagdaraanan yon na gustong gusto lang kayong makita, galing pa sa ibang lugar, galing probinsya, na pumila, nag-antay doon para lang ma-meet kayo, para lang sa isang hi, isang ngiti, isang thumbs up. Anong mahirap doon? Anong excuses ninyo? Diba? Nakakainis eh. Si Kobe Bryant nga eh. Pumila kami. 8 hours kami pumila. Para lang makita siya. Diba? Nag-hi pa yun, tumango pa yun. Kobe Bryant na yun ha. Diba? Sino ba kayo? Sino kayo? Ha? Nakakainis eh. Guys eh, huwag natin itolerate yung mga ganitong tao na tinitake nila for granted yung success or yung fame na nakuha nila. Hindi na uso yan. Hindi na uso yan. Social media age na tayo na lahat po ng kilos natin ay pwedeng makita ng lahat. So, paano pag may mga bata na nakakita niyan? Yung mga millennial nga, feeling entitled na lahat eh. Mga Gen Z, feeling entitled na lahat. Akala mo kung sino ang successful eh. Akala mo kung sino matatalino. Akala mo sino matitibay eh. Tapos mapapanood yung video ninyo. Ano ang tingin ninyong magiging impact niyan sa mga generation natin, ha? Ano? Magsalita kayo. Hindi kasi pwedeng itolerate yan, coach. Or kung sino man yung team na may hawak dyan, pagsabihan nyo yung mga yan. Baguhin nyo. Dagdagan nyo yung program ninyo ng good manners and right conduct. Hindi ba pwede yan? Ha? Huwag nyo akong aanuhin, ha? Sampalin ko kayo ng katotohanan. Hindi pa kayo sikat. Laos na kayo. Kababain yung mga tao. Hindi nyo pwedeng idahilan. Ha? Paano pag may sakit yung nagbibideo? Na isang high lang sana. Matutuwa na. Sulit na sana yung pag-aantay niya. Di ba? Lahat tayo may problema. Lahat tayo may pinagdaraanan. Kaya hindi reason yan para mang tapak, mang maliit kayo o hindi nyo pansinin yung ibang tao. Pag lumabas kayo dyan, responsibilidad na yon. Kung ayaw ninyo, huwag kayong pumasok dyan, umalis kayo dyan.
Huwag kayong lumabas ng bahay ninyo. Ganun ang gawin ninyo. Diba? Pagbago na kayo, guys, baguhin natin to. Shout out sa team na team owner niyan. Yung coach, coach, mag-resign ka na kung di mo kayo baguhin yung ugali niyan. Wala akong pakialam kung anong credentials ninyo. Wala akong pakialam kung champion kayo. Kung ganyan yung ugali nyo, wala kayong kwentang tao. Nakaka-bad trip eh. Guys, dito pala ako sa ano, sa Bass Farm Studio dito sa Pampanga. So, yun. Yan. So, guys, abangan nyo pala yung ano, yung Uncle Roy's na itatayo namin, food franchise yan na burger. Tapos magkakaroon din po kami ng sisig machine. Pwede nyo rin pong i-franchise yan. Tulong ko po yan sa mga OFW para magkaroon po kayo ng negosyo or sa mga negosyante nagsisimula. Yung sisig machine po ay isang pangmasa na first and only buy one take one sisig franchise for only 99 pesos lang. Okay, so yan po yung abangan ninyo na sasabog. Yan, o, galit na galit si Hulk, ko. Eh, mga volleyball player kayo, ha? Bad trip, eh. Diba, mga kabataan ngayon, feeling entitled, eh. So, yun, medyo nainis lang po ako dahil nagbubulag-bulagan po tayo sa social media. Kaya eto po yung sampal ng katotohanan, sumbungan ng bayan. Tag nyo ako sa mga ganyang galawan, hindi ko to tolerate yan, guys. Hindi ko to tolerate yan. So yan, mag-iwan po ako ng email dito sa lahat po na gusto mag-franchise ng Uncle Roy's Burgers or Sisig Machine. Okay, Sisig Machine naman, nandito yung comment, franchise niyan kasi tutulungan ko po kayo. Lahat po ng negosyo kong food and business, food and beverage na franchise, money back guarantee. Okay, babalik ko yung pera ninyo kapag nalugi kayo. Ganun ko po kayo gustong tulungan magsimula sa buhay. Ganun ko po kayo gustong tulungan na yung risk sa pagnenegosyo ay gusto kong i-absorb. Kaya ganun po ako confident dito sa mga projects po natin ngayon. Food franchise, food industry, nandito na po tayo. Maraming salamat po sa nag-franchise sa Uncle Roy's Clark. Okay, kaya nandito po ako ngayon sa Clark, Pampanga. Kasi may nag-franchise po sa atin ng Uncle Roy's at Sisig Machine. Okay? So, kung interested po kayo, magpe-present po yung team ko para maging business partner po tayo. So, yun lang guys. Itama natin to. Dapat matuto yung kabataan na magkaroon ng respeto sa kapwa. Okay? So, lahat ng mga volleyball player, magbago na kayo, aminin nyo, malinin nyo, mag-public apology kayo kasi deserve ng tao. Hindi ba pwede yung ganyan? Aminin nyo na natanga lang kayo. Ganun. Yun ang gusto namin mangyari. So, yun. Stay fit, stay healthy, stay motivated. Gusto kong sabihin sa inyo na identified na kung sino yung entitled athlete na yan. Hi, Boss D! Hi, Boss D! Hi, Dina! Bye-bye! Just say hi! Just say hi! Just say hi! Ay tinatawag siyang Boss D. Boss D! Boss D! Sino ba yung Boss D na yan? Bakit ka naging boss na ganyan ang attitude mo? Marami ka bang fans? Marami kang supporters? Magsalita ka about sa issue kasi hindi maganda yung ipinakita mo. Huwag tayong magtanga-tangahan dito. Hindi po magandang halimbawa ang nakita ng lahat. Nag-viral siya. Buti sana kung hindi siya nag-viral. So ngayon, lumaki na yung issue. Dapat nating itama yan. Boss D, kung sino ka man, kung may utak ka talaga, magsalita ka. Sikat ka eh, di ba? Sikat ka eh. Ipakita mo sa tao kung malinis yung intention mo or kung hindi mo naman ginusto yung nangyari. Magsalita ka para malaman namin yung opinion mo. Okay? Para baka mamaya, ikaw yung mga taong ganda lang pero walang laman yung utak, di ba? Kaya ayaw mo magsalita, di ba? So okay lang naman kung ganoon eh. We don't judge you. Maintindihan naman namin kung hindi mo abot, kung hindi mo alam yung mga ganong galawan pala ay na pwede ka maapagpakita ng pagdi-disrespect sa kapwa mo, fan mo, di ba? Diehard fan mo 'yon.
Hindi mo ba alam na may responsibilidad ka tayo sa public na maging good role model? Kasi sikat ka eh, atleta ka eh. Dapat nga ikaw mismo yung nangunguna eh. Para magpakita ng magandang halimbawa eh. Diba, hindi mo kasi pwedeng idahilan na may pinagdaraanan kayo. Ba't ba, ikaw lang ba yung nakakaranas ng ganyan? Boss D, ha? Kung sikat ka, lumaki na ba ulo mo? At ganyan ka? Dapat nga sikat ka eh. Dapat nga habang umaangat tayo sa buhay, mas lalo po tayong nagpapaka-humble. Kasi habang umaangat ka, mas maraming tao ang nakakakita sa'yo. Dapat mas lalo mong itama yung sarili mo. Kasi responsibility yan eh. Responsibility yan eh. Kapag nag-aka-achieve ka ng something sa buhay, lumalaki ang responsibilidad natin na mas lalo nating itatama yung sarili natin. Kung hindi mo kayang itama yung sarili mo, huwag ka dyan. Hindi mo deserve yan. Napakaraming volleyball player sa Pilipinas na hindi nabibigyan ng pagkakataon. Tapos makikita namin, makikita nila, makikita ng publiko na tinitake for granted nyo lang ang natatamasa ninyong tagumpay. Tinitake for granted nyo lang yung natatamasa nyong opportunity. Diba? Kung hindi nyo kaya magpakita na magandang halimbawa, umalis po kayo dyan. Kasi ibigay po natin yan sa taong mas deserving. Yung taong mas kaya, yung pressure, maging famous or kaya niyang i-handle yung tagumpay niya sa buhay. Kasi mas maraming matutulungan yon kung sa tamang tao natin ibibigay. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na maling tao ka or sino ka or masama ka talaga or something. Hindi kita kilala. Gusto ko magsalita ka. We deserve ng fan na yon ang public apology mo. Kung hindi ka tanga, sabihin mo. Diba? Kasi clear eh. Yung mga ganong galawan kasi ibig sabihin hindi ka nag-iisip eh. Ibig sabihin walang laman yung ulo mo. Diba? Hindi, kung matino ka kasi, common sense eh. Natatango ka lang, ahay ka lang. Ano ba naman yon? Malaking kabawasan ba yon sa buhay mo? Na makakapagpasaya ka lang ng isang ordinaryong tao na humahanga sa'yo, sa inyo? Problema ba yon? Kailangan ba lagi kayong intindihin kapag umaangat ka sa buhay? Kapag nakakakuha ka ng success, sikat ka, kailangan ba ikaw lagi ang iintindihin? Tayo ba lagi ang iintindihin? Hindi po ganun. Kaya nga tinatawag tayong public figure eh. Public figure. Okay? Pag-aari tayo ng mamamayan. Okay? Responsibilidad yan. Huwag po tayo magtanga-tangahan. Boss D, tanga ka ba o hindi? Sabihin mo. Diba kung yun lang naman ang kailangan namin eh. Diba kung hindi ka talaga tanga? Diba? Kung may tsura ka pero hindi ka tanga, pwede mo naman sabihin eh. Diba? Mag-public apology ka para yung mga kabataan hindi kagayahin. Kasi mga atleta lumalaki na yung ulo eh. Dapat yan pigilan eh. Diba? Kung hindi ka tanga, sabihin mo. Mag-public apology ka, yun lang, tapos na. Hindi yung nagtatago ka sa saya ng mga fans mo. Diba? Kung hindi ka magsasalita dito, ibig sabihin, sikat ka siguro, kilala ka siguro, pero walang laman yung ulo mo. Diba? Hindi okay yan. Hindi namin ito tolerate yan. Sa lahat po ng connected sa tao na to, yung team, kung meron ka mang nirepresent na isang brand, lunukin mo yung pride mo para sa kanila. Lunukin mo yung yabang mo para sa kanila. Okay? Kung mayaman ka talaga, okay lang. Huwag ka mandadamay. Diba? Hindi mo alam yung pinagdaraanan ng mga tao sa paligid mo para i-disrespect sila ng ganun. Ngayon, ang gusto namin, kung hindi mo naman intensyon, wala kang intensyon na masama, kailangan mag-public apology ka. Marami po kasing ganyan eh. Na porket sumikat lang, eh akala mo kung sino na. Diba? Mag-public apology ka at explain mo yung side mo.